Serbesa TV. Okay guys, i-review natin itong Sapporo Premium Beer ng Japan. Statistic, pasok agad. Ang pangalan nito is Sapporo Premium Beer. Gawa ito ng Sapporo Breweries. Doon nyo guys malalaman kung ang isang beer product ay big deal or malaki o may history siya. Kapag ang brewery name niya, case dito is Sapporo Brewery, ay kasing pangalan na mismong product niya. Ibig sabihin, medyo matagal ng history niyan. Ang type nito ay lager. Ang origin nito is from Sapporo, lugar talaga sa Japan yan, Hokkaido, Japan. Pero ngayon, ang pinaka main headquarters nito ay nasa Shibuya, Tokyo na. Ang alcohol nito is 5%. Ang ingredients niya is malt, hops, and rice. Na-establish ito noong 1876, noong panahon pa ng Meiji period. Ang Meiji period ay ang panahon ng Japan na nagkaroon ng transition from closed country, sinara nila yung border nila sa ibang mga bansa, isolation, papuntang modernization. Yun yung time na inadapt na rin nila ang technology ng Western, inopen nila yung border nila. Yun din ang panahon na nagbago ang Japan from very isolated to modern Japan. Since 1876, that means ito ang pinakamatandang beer na brand ng Japan. Pinakamay long history. Apat lang ang country na nagbubrew nito. Siyempre, number one, Japan. Ang isa pa is US. Pangatlo is Canada. Tapos pang-apat is Vietnam. Ngayon, itong nakuha natin, yan, product of Vietnam. Sabi nila, ibang-iba daw ang lasa talaga nung binubrew sa Japan kumpara sa mga binubrew sa ibang bansa. At apparently, iba rin yung design ng sa Japan pagdating sa graphics. Meron silang bilog na itim. Speaking of graphics guys, i-review natin to. Gumamit sila ng yellow na star. Ang pinaka-icon ng Sapporo is yellow na star. Meron dito mga hops with grains. Umiikot sa star na yellow. Yung Sapporo na text, kitang-kita mo agad, malayo pa lang, malaki. Tapos may premium beer na red na ginamit. Apat na kulay ang ginamit nila. Black, yellow dun sa star, red, tsaka yung backdrop na chrome. Somehow, gusto ko ang chrome katulad ng Asahi. Narate ko yun as 10. Napaka-minimalist. Gusto ko ang minimalist na design. Katulad nito is another minimalist. Pero kung i-rate ko ito ng 1 to 10, around 9. Mataas. Yung original na sa Japan, siguro 9 din yun or 10 maybe. Okay, overall na graphics, gusto ko siya. 9 ang aking points dito. Ito rin yung beer na may kakaibang shape ang bote na parang Coca-Cola. May distinct shape siya. Papakita ko sa picture. Hindi ko alam kung siya lang yung gumagamit ng ganyang shape sa aluminum can. Meron din pala itong apat na types. Yung isa, meron silang light. Siguro yun yung low calorie beer nila. Meron silang premium black lager. Kaya dark yun kasi gumagamit sila ng dark grains plus niro-roast pa nila. At saka yung type na yun, ay nilagyan din nila ng chocolate flavor. Tapos meron silang reserve beer. Hindi ko sure pero yun yata yung gumagamit sila ng 100% na malt. Ibig sabihin hindi sila gumamit ng rice sa ingredients nila. 100% malt. Reserve beer ng Sapporo. At syempre ito yung pang-apat na type, yung premium beer, yung original. Okay, diretso na kaagad tayo sa taste test. Tikman natin at tingnan natin kung sabi nga nila hindi daw ito comparable dun sa original brew ng Japan. Talagang mas masarap daw yun, mas mapait. Ito daw parang malapit lang sa tubig ang lasa. Pero sige, testingin natin. Medyo malakas yung aroma niya, naamoy ko kahit malayo. Gusto ko yan sa beer, medyo malayo palang amoy mo na yung panghi ng beer. Pagdating sa head, irregular yung shape ng bubbles niya, may malalaki, may maliliit. At sakto lang, hindi naman ganun kabilis mawala. Yung kulay niya is yellowish side, amber side. Proper color ng isang lager na beer. Cheers guys, tikman ko. Okay, natikman ko agad ang kanyang aftertaste. Swabe siya. May pait naman. Contrary sa sinasabi na parang lasang tubig lang, okay naman siya. Natikman ko kaagad yung sipa ba. Type 2 yung lasa nito. Kung i-rate ko to ng 1-10, nasa 8 to. Masarap siya. Yung lapot niya, katamtaman lang. Yung pait niya, masarap yung pait niya. Bagay na bagay ito sa pulutan. Saktong-sakto to sa mga maanghang na pulutan or
maalat ng pulutan. Yung tamis, hindi naman masyadong matamis. Swabe guys, ito pala yung lasa ng Sapporo. Okay, dito muna nagtatapos ang ating review sa Sapporo ng Japan. For more videos, just click here, dito sa gitna, to subscribe.